So, hello po mga ka-useful. Narito muli ang inyong kaibigan, ka-useful Henrik's Useful Tips. Gusto ko sana ituro sa inyo paano mag-convert ng printer into continuous ink system. So, paano po yung dapat gawin? Ang isang halimbawa po na gagawin natin ngayon ay ang Canon PIXMA IP2770. So, paano po natin siya gagawing continuous ink system? So, tingnan po natin. Ito yung black, ito naman yung colored, 3 colors. Gagawin natin siyang continuous para hindi na kayo mag-i-inject dun sa mga butas. Sasalin nyo ng sa cartridge o sa ink tank. So ito po yung bago na tricolor na cartridge. So gagawin po natin, bubutasan natin siya. Tulad na ito po kasi yung isa na sira na to. So gagamitin natin yung bagong cartridge ito na empty. So bubutasan lang natin siya para lumaki yung butas niya. Malagyan natin ng hose continuous ink. Ganyan lang po gagawin niyo, tanggalin niyo lang naman 'to. Sa ilalim lang yan. Yan. Gagawin lang na po natin yan. Lalaki natin yung butas yung tatlo na yan. Yung tatandaan po mga ka-useful, ito ay yellow, magenta, tapos ito ay cyan. So, huwag nyo pong pagbabalik na rin yun pagka nagkabit kayo ng kulay. So, papakita rin po natin yung mamaya. So, ang gagawin po natin mga kaibigan ay bubutasan muna natin to ng malaki para magkasya yung hose na ilalagay natin. Ito po kasi yung hose, ganito kalaki ang ano niya, hose niya. So kailangan magkasya siya dun sa mga butas para makapasok yung ink. So ilalagay po natin, ito yung elbow niya, yung pinaka elbow. Papasok natin siya dun. Lalakihan natin ang butas. Binutasan ko na to, lalakihan ko na lang ang butas para magkasya yung hose. So ganyan lang po natin siya. Ito, drill bit yung ginamit ko, tapos meron akong holder. Pwede kayo maggumawa ng DIY sarili nyo ng holder. Bibili na kayo ng drill bit. Kaya nyo lang siya dyan. Mas maganda kung pakamay lang ang ano nyo, pagbubutas. Para hindi masira. So ayan po, malaki na yung butas niya. Pwede natin ilagay ito. Ito po kasi ay galing to dun sa mga ink na empty ink na. So pwede siyang ilagay dyan para pampaskip. Pwede tanggalin yung dulo niyan. Tatanggalin yung dulo niyan para yun yung pampaskip. Para mailagay itong hose sa loob. So ito po yung mga pinagtanggalan ko. Pinaputulan ko na ganun. Ganito yan. Nagputulan ko. Ayan siya. Pwede natin siya ilagay dyan. Para pampaskip. So, ito naman po. Pakita ko sa inyo. Paano bubutasan yung cartridge. Mas maganda kung nandun dun siya sa kanyang housing. Para hindi siya masira. Yung pinaka labasan ng ink niya. Ito po. Yung nozzle tip niya. Yung nozzles niya. Pag nasira po kasi ito, ito ay magagasgas. At masisira po yung print niya. Kaya mas maganda kung nakalagay siya dito sa housing niya. So, ilalagay niyo lang po siyang ganyan. Ayan. Pagkatapos, pwede niyo siyang butasan. So, ayan po mga ka-useful. Nakita po ninyo yung una. Yung ginawa ko ay ibang klase ng pagbubutas. Sinawakan ko lang at pakamay lang. Ngayon naman, gumamit naman po ako ng drill para sa safety. Ngayon lang po ay mag-iingat lang po kayo kapag ka nagbubutas kasi maaaring ma-diretso-diretso niyan. So kailangan po dahan-dahan lang yung pagbubutas. Ingat lang. So ayan po.
meron na siyang butas yung tatlo. Pati po yung black, meron siyang malaking butas. So ilalagay na po natin yung house dyan. Try natin. Tapos po, bago natin isalpak yung mga cartridge, kailangan natin ng syringe saka ink bago natin siya lagyan. Re-refillan muna po natin yung cartridge. Ito, yellow, magenta, blue. O, sayan. Ito naman po, isa ay black, nag-iisa. So, kailangan nyo po ng tubig kasi isa lang syringe gagamitin natin. So, kailangan natin banlawan kada magsasalin tayo ng ink sa cartridge. Unahin po natin ang yellow. So, lagi pong yellow na una, light color kapag nagsasalin. Tignan natin to. Ito po yung inilagay ko dito, yung rubber nito. Lagi po naka-side view yung paglalagay ng ink kasi kapag ka po ito ay hindi naka-side view, pwedeng humalo doon sa kabilang butas yung ink o kaya dito. So, kailangan po na hindi nakaganito. Nakatagilid yung inyong cartridge. Mapuno man siya, ay hindi sasalin sa kabila. So, ayan, kulang pa. Yellow po palagi ang nauuna. Salin po natin yan dyan. Ayan. So, sabihin, hindi pa siya puno. Pagka po lumabas, napuno na. Yun, puno na. So, nakita po ninyo, dito siya tumapon. Balik natin sobra. Nasa natin ang tissue. Tapos po ito, samsakan natin sa may tubig. Yan, para mabanlawan. Para hindi maghalo ang kulay ng ink. Pa natin to. Kasi matapon. Sayang naman pag natatapon. Sunod po natin ilalagay ay yung magenta. Galing natin ito. Ay matanggal. Tigas, ayan. So, ganun po ulit ang process. Tanggalin na. Salinan natin yung card. Syringe. Ganun po ulit. Nakaside view naman ulit ito. Ayan po. Pwede naman po kayo gumamit na kahit anong klase ng syringe. Basta kasya po sa butas. Kahit mas malaki pa dito, yung syringe na gagamitin po ninyo. Ayan. Ayan. Ang dami yung kulang. Po na. Sabal na po ulit. Punas.
So ayan po, lahat siya meron ng laman. Black, yellow, magenta, saya. Lagyan na po natin dito. Yan. So ito naman po yung hose, lalagyan natin ng guide para hindi tayo magkamali ng pagsasali ng ink na kung anong kulay siya. So lalagyan natin siya ng mga tanda. So ayan, buti tingnan natin yung lagayan. To black, red, yellow, tsaka blue. So yung black na una. So dito siya. Tingnan natin. Nasa gilid yung black. Tayo magkakamali yan. Ayan, so ito yung black. Lagyan na po natin ng B. Ayan, black. Sunod katabi niya ay magenta. So, red. Yan. Sunod, yellow. Lagyan natin ng Y. Tapos sunod po ay cyan, blue. Yan. So, meron na po tayong guide para tayo mahirapan magsalin. So ang gagawin po natin dyan mga ka-useful ay lalagyan po natin siya ng rubber. Yung kinuha natin doon sa takip ng mga ink, lalagay po natin siya sa dulo ng hose at saka gagamit tayo ng syringe. Ayan po, para ang dahilan ay mahigop po natin yung laman ng ink mula doon sa tangke. So para lumapit siya doon papunta sa cartridge. So ang yun po ang gagawin natin, hihigupin natin siya. At saka bago natin siya ilalagay doon sa cartridge para mas mabilis na yung proseso ng pagtatakbo ng ink. Kaya pagka nahigop nyo na yun, pwede nyo nang ilagay doon sa cartridge. Hindi na mahihirapan humigop yung printer ng ink niya. So ayan lang po, medyo minsan may natatapon kaya kailangan na ay pupunasan lang po natin yan para maging malinis yung ating ginagawa. Pati po yung isa, yung ginamit nating rubber ay huhugasan din po natin kasi para hindi siya naghumahalo yung kulay doon sa ibang mga kulay niya. So ganun lang po lahat ng gagawin natin doon sa apat na kulay. Higupin lang po natin lahat para makatawid siya doon sa papunta sa cartridge. Na madali lang naman yan mga ka-useful eh. O, kung wala kayo nitong itong parang rubber na nasa dulo, pwede naman kayo gumamit ng ibang rubber. Ang mahalaga po ay magkaroon kayong connection mula doon sa tangke papunta doon sa cartridge para mahigop nyo ng syringe. So maging mas madali po yung process po ninyo. Kaya ganun lang po yung gagawin natin na mga ka-useful. Higupin lang yung ink papunta sa cartridge. Ayan po, nakikita po ninyo. Sunod na kulay na po yung ginagawa ko. Madali lang naman po yan. Kaya tsagain nyo lang po hanggang sa lahat po ng ink ay ilagay nyo na doon sa cartridge. Doon yun lang po minsan mahirap pero madumi lang pero madali lang naman po yun magawa. So dito naman po ay naglagay ako ng guide para sa hose para hindi siya pumunta kung saan saan at hindi siya sumagi doon sa papel. Pero nakita ko na hindi maganda na sa ibabaw ilagay yung pinaka-guide ng hose, yung kulay green. Kaya ang ginawa ko po dyan, tinanggal ko po siya uli at inilipat ko po siya ng lagayan. Sa ibaba na lang inilagay para hindi siya sumasagi. Kaya pwede nyo nang ganito ang gawin nyo mga ka-useful, sa ibaba nyo lang ilalagay yung pinaka-guide ng hose
para hindi siya tumatama dun sa papel. Maaari kasing yung hose ay tumama sa papel at magiging madumi yung printout po ninyo. Kaya sa gilid na lang po ng printer ilalagay. Yung green po na inilagay ko dyan ay ito ay acrylic na 1mm. So pwede rin yun ang inilagay nyo. Kaya kung meron kayong pwedeng ibang ilagay na manipis, pwede naman kayong gumamit ng iba. So dyan po ang pinaka the best na paglalagay ng hose sa gilid ng printer para dyan sa brand na yan, yung IP2770 na Canon. So yun lang po, ipinosisyon ko po dyan yung hose at nilagyan ko po siya ng yung acrylic, nilagyan ko po siya ng pandikit yung Sino, kaya super mighty band, parang ganun yung pandikit na matibay. Ngayon po ay Turtle yung brand na ginamit ko dyan. So ayan po, nakita po natin, nakaayos na yung hose at mas madali po makakagalaw yung cartridge po natin habang nagpiprint. Hindi po siya merong mga halang na kapag sa ibabaw inilagay ay nakakasira. Kaya sa gilid na lang po nilagay natin yung pinaka-guide ng hose. Tapos nilagyan po natin siya ng tape yung hose kasi para hindi siya pakalat-kalat. Pag nakakalat po kasi yung hose, pwede siyang masagasaan ng cartridge. Kapag nasagasaan po ng cartridge yung hose natin, magkakaroon po ng guhit yung printout po ninyo. Kaya tatalon siya. Kaya kailangan po naka-fix po siya dun sa pinaka-guide po natin. Ilalagay natin siya. Lalagyan natin siya ng tape para hindi siya gumalaw-galaw. At ayan, nakita po ninyo, maganda na po yung takbo ng ating printer. So i-adjust lang po natin kasi baka mamaya sobrang haba o kaya naman sobrang maigsi, mahahatak niya yung hose at masisira din po yung printer po natin. So ayan po, ay maganda na po yung takbo niya. Ayan, no? Nakikita po ninyo, maganda na yung takbo niya. Sa gilid lang po ilalagay yung pinaka-guide ng hose natin, yung acrylic.